dun sa pupuntahan nyo, sa mga kapiksin natin na, let's say for example, naghahanap kayo ng bagong trabaho, ganyan, mas mapapabuti yung inyong kalagayan, financial, dun sa mga bagong adventure na susubukan nyo, okay? So, let's say for example, lumipat ka from company A to company B, paglipat mo sa company B, mas magiging maganda, stable, secure yung finances mo. Mas magiging financially secured ka, pwedeng mas maging mataas yung sahod mo, pwedeng mas may potential ka for career growth, ganyan. And hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong April para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Scorpio. So ito yung money energy mga kapixie, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Scorpio. Eto guys. So, Scorpio, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito'y combination ng positive and negative energy mga kapixie. General reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, meron dito ang presence ng Earth Signs energy. So meron presence ng Earth Signs dito, guys. Capricorn, Taurus, Virgo, for some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with an Earth sign, mga kapixie. So, pero ito, guys, sobrang positive nito, guys. Ito, this is like a brand new beginning para sa inyo. May mga bagong simula, no? Parang brand new beginning towards recovery kayo guys. Kasi for some of you guys, pwedeng nagkaroon kayo ng mga struggles, financial struggles, or mga problema sa trabaho, mga problema sa pinagkakakitaan nyo, mga kapiksi. Yung iba parang na-down kayo, ganyan-ganyan. Pero parang this is like a reset sa buhay mo, sa financial na status na buhay mo, mga kapiksi. And parang naghahanap kayo ng swerte, naghahanap kayo ng somewhere else, no? Kumbaga, someplace na magtatagumpay kayo, no? Parang let's say for example, buong buhay mo nagtrabaho ka sa company A, ganyan. Tapos matagal ka nang nagtrabaho doon pero napansin mo na parang wala namang kinapuntahan yung pagtatrabaho mo doon. And right now, parang gusto mo magsimula ng bagong journey, bagong yugto para makarecover yung finances mo, para umangat-angat yung kabuhayan nyo. And hindi naman kayo mabibigo, guys, kasi doon sa pupuntahan nyo, sa mga kapiksin natin na let's say for example, naghahanap kayo ng bagong trabaho, ganyan, mas mapapabuti yung inyong kalagayan financial dun sa mga bagong adventure na susubukan nyo, okay? So let's say for example, lumipat ka from company A to company B, paglipat mo sa company B, mas magiging maganda, stable, secure yung finances mo. Mas magiging financially secured ka, pwedeng mas maging mataas yung sahod mo, pwedeng mas may potential ka for career growth, ganyan. And for some of you naman, kung hindi naman kayo lilipat ng trabaho, let's say for example, magdadagdag ka lang ng extra source of income, magtatagumpay ka din dyan. Ibig sabihin, magdadagdag talaga yan sa iyo ng additional income, mga kapiksi. Kasi right now, sa panahon ngayon guys, uso na, no, yung multiple streams of income. Actually, yun nga talaga yung ina-advise kung gusto nyo talaga na umangat-angat sa kabuhayan, diba? Wag lang tayong umasa sa employment. Kailangan meron tayong extra source of income. Mga sideline, side hustles, di ba? Kaya nga, usong-uso na yung mga online selling, mga kapiksi. And sa panahon din ngayon, hindi na yun kinahihiya. Dati kasi, kapag online seller ka, ang baba ng tingin sa'yo ng ibang tao. Pero ngayon, pag online seller ka, di ba parang, wow. lalo na nung pandemic, lahat na nasa online. So, yeah. Ganun, mga kapiksi, no? This is, parang journey to abundance ang peg mo dito, guys. Parang bagong simula, reset, restart, ganyan. Bagong simula, and ito'y journey
to abundance, mga kapixie. So, i-mind-mind mo na to sa comment section, mind journey to abundance, ganyan. Mind abundance, mind financial stability, mind financial security. So, yan yung i-mind-mind nyo sa comment section, guys. And as long as masipag kayo, guys, pero dapat yung kasipagan nyo, no, sinasabayan nyo ng positibong mental diet. Kasi kahit na masipag kayo, and dasal kayo ng dasal, pero ang mindset nyo naman ay negative, hindi rin kayo aangat sa buhay, mga kapixie. Mag-struggle pa rin kayo. So, ito guys, nakikita na natin yung mga changes or pagbabago dito. Kasi nga sabi natin sa inyo, for some of you, makaka-recover kayo. Matagal kayong tagtuyot pagdating sa kaperahan, mga kapixie. Pero unti-unti nang magbabago itong journey nyo. Kasi sabi ko nga, diba, parang nandun na kayo sa daan na journey to abundance, mga kapixie. So, mapapansin nyo na hindi naman yan mabilisan or hindi naman yan agad-agad, guys, no? Unti-unti yan. Unti-unti nyo mapapansin. Dumadami na yung laman ng pitaka nyo. Nagkakaroon na ng laman yung savings account nyo. Nakakapagpundar na kayo ng mga alkansya. Tapos yung mga alkansya nyo may laman na. Dati alkansya lang, walang laman. Ngayon yung alkansya nyo, may mga laman na, mga kapixie. So, and for some of you guys, parang may mga milestone kayo na ma-achieve, no? Ibig sabihin kung meron kayong mga sinet na goals. Diba usually, nagsiset tayo ng goals. Di ko alam kayo kung nagsiset kayo ng goals, no? Pero, kung nagsiset kayo ng goals, mga kapixie, at the beginning of the year, parang as early as now, meron na kayong na-check na mga goals na na-achieve nyo for 2024. So, congratulations in advance para sa inyo. And mas lalo pang nagiging matibay din yung inyong kaperahan, guys. So, ito yung recovery, and ito yung recovery period para sa inyo, Scorpio. And ito yung simula ng inyong journey to abundance. Ang ganda ng ang sarap pakinggan sa tenga, guys. Journey to abundance. Alright? So, yeah. Comment down below. I-mind-mind nyo na yan, guys. Mind journey to abundance. Mind success. Tagumpay. Mind milestones. Ganyan. So, yeah. Ito yung mga money manifesting technique, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, panoorin muna natin yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapixie, dahil ngayong March until March 31, magbibigay tayo ng free 1 pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys. Sobrang ganda talaga niyan, mga kapixie. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto niyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook, guys, ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, we have achieved, mga kapixie, basahin muna natin. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. So, ito guys, kahit anong objective, no, ang nakalagay dito is career objective. Pero, regardless, kahit hindi career, guys, no, kahit ano yung objective nyo, yung goals nyo sa buhay nyo,
yung desires nyo, pwedeng-pwede nyo itong gawin. So, let's say for example, mag-focus tayo sa career dahil ito yung career, no? Let's say for example, gusto ko magkaroon ng salary increase. Gusto ko magkaroon ng basic pay na 10,000 pesos. Gusto kong maging manager. Gusto ko maging supervisor. Gusto ko forever akong day shift, ganyan. So, whatever it is na objective nyo or goal nyo pagdating sa career, isulat nyo lang, mga kapiksi. Yung pagsasulat, ang tawag doon ay scripting method or scripting technique wherein sinusulat nyo lahat ng gusto nyong ma-achieve sa buhay, lahat ng desire nyo, mga kapiksi. And then, don't limit yourself, no? Everything is unlimited, limitless, mga kapiksi, no? The only limitation na binibigay nyo sa buhay nyo is yung limitation na nanggagaling sa'yo. Ikaw lang ang nagde-declare niyan, guys, no? Pero kahit ano, anything, sabi ko nga sa inyo, guys, you can be, do, and have anything that you want in your reality. Kahit ano, pwedeng-pwede, as long as you can think about it, you focus on it, mga kapiksi, it can definitely manifest, it can definitely happen sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Hindi mo trabaho na itanong kung paano mo ma-achieve yun. Ang trabaho mo is i-declare kung ano yung gusto mo. And then the universe will do the work for you, mga kapiksi. Okay? Pero ito yung ano dyan. This is what's going to make it work. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. Okay? Ang importante dun kasi, everyday nakafocus ka dun sa goal mo. Ang nangyayari kasi sa karamihan ng tao, no, especially dun sa mga kinakapos, naghihirap, puro problema sa pera, araw-araw na lang pagising nila sa umaga, ang focus agad ng attention nila nasa kahirapan, nasa problema, nasa kakulangan, 'di ba? San kaya ako kukuha ng pera ngayon? Kulang na naman yung sahod ko. Ang mahal-mahal na naman ng bilihin, ganyan. Uutang na naman, paano ko kaya mababayaran yung utang ko? Yung mga ganun. So, nandun sa negative side, imbis na dapat ang finofocus ng attention nyo, pagising nyo pa lang sa umaga is yung desires nyo na agad. Guys, pagising ko pa lang sa umaga, sinasabi ko agad, mayaman ako. Okay? Mayaman ako, marami akong pera, mayaman ako, mayaman ako. Kasi yun yung isa sa mga desire mo, diba? And you want it parang autopilot na hindi ka na mga problema sa pera, ganyan, always have plenty of money. Is it true na mayaman ka na? Hindi pa, pero nakaluwag-luwag ka na compared sa buhay mo before, di ba? So, ganun, when it comes to manifestation, hindi yan 100% na ibibigay sa'yo ni universe. Accumulation yan, mga kapiksi. Maliliit, no? Maliliit, unti-unti, hanggang sa matupad na lahat ng minamanifest nyo. Okay? So, whatever your career objectives are, guys, huwag nyong ilimit yung sarili nyo. As long as fino-focus nyo yung attention nyo araw-araw dun sa goals nyo, definitely magmamanifest at magmamanifest yan. Alright? So, yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo, guys, sa ating mga messages para sa inyo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo, guys, para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.